Ayun na po. Sorry? Tapos na yung pinakauna nating bonsai. Ayan. Tignan nyo naman. Santiago ng Family Channel. Dito naman po tayo sa ano, nag-attend naman po tayo ng bonsai training. Pangalawa ko na to. And fundamentals na daw ito. So dito matutunan kung paano talaga gawin yung pagbo-bonsai. Si Mrs. din na sumama, tsaka yung mga bata. So yan, let's see kung ano matutunan natin ngayon sa hapon na ito tungkol sa pagbo-bonsai. Akala ko nung una, madali lang ang bonsai. Itong Japanese art form, gamit ang mga pamamaraan ng paglilinang sa mga maliliit na kahoy sa loob ng maliit din na lalagyan upang gayahin ang mga hugis ng isang aktwal na malalaking kahoy. Marami na pong YouTube channels ang tungkol sa pagbubonsai ang aking natignan, pero masasabi kong iba pa rin pag personal mong makikita ang paggawa nito. Kaya nag-attend ako nitong Bonsai Fundamentals Training with Glenn from Power Technical Training Center dyan po sa may Albada, Dubai. Paki-check na lang po sa full contact details sa description sa baba. Ano? Bonsai basic care. Okay, so everything extra goes out here. So this makes the tree safe from root rot. Moisture, continuous moisture or being underwater, submerged in water for a long time will rot the roots. So, yun. Tinalakay namin yung bonsai basic care muna bago sinabak yung paggawa na mismo nito. Ayan, nag-notes pa nga talaga ako. Tingnan niyo. May tatlong importanteng bagay ang dapat i-consider. Una, tubig. Pangalawa, araw. Tsaka pangatlo yung tinatawag na medium. Kasama na dyan yung abono o fertilizer. Inisa-isa po yan kung anong klaseng tubig ang gamitin, kung dapat bang nakabilad sa araw o hindi, anong klaseng lupa ang gamitin. Pero mas mabisang merong fired clay gaya nito. Kasi daig pa nito ang lupa when it comes to holding the water. Para hindi madaling matuyuan yung bonsai mo. At marami pa pong ibang mga tips and techniques. Ilan lang yung nabanggit ko sa mga natutunan ko. As long as we get the ramification we want, we can allow the growth. So, primary, secondary, tertiary. Okay? At dito, inumpisahan na niyang ipakita sa amin. Bago mo backplasin sa kaniyang original pot for repotting yung kahoy, dapat alam mo na kung ano yung magiging gusto mong itsura o hugis sa bonsai mo. Tapos, ayusin na ang iyong pot kung saan ilipat ang kahoy at isecure ang mesh kung tatawagin na isang screen para hindi mag-erode yung lupa pati yung fired clay. Tapos, ilagay na rin yung aluminum na magsisilbing brace o pundasyon ng kahoy. Dapat kasi steady siya for several months hanggang sa matibay na yung grip ng mga ugat sa mismong pot nito. Bukod sa aluminum, pwede rin copper wire ang gagamitin. Tapos yun, ilagay na yung mix ng lupa at fired clay. Tapos siguraduhin walang air pockets bago diligan.
sa mix ata 70% yung fired clay at 30% yung lupa. At yun din ang ginawa naming mga estudyante. So ito na, may tinidor na po tayo. Tsaka may kutsara, ewan ko kung paano ito gamitin. Sir, which one do you want to work on? Challenging. Oh, that is challenging. Oh, that's amazing. So I work on this one. So ito yung mag-hold itong aluminum na to. Ito yung mag-hold ng mesh para intact siya doon. Okay, pakirin. Na nating bonsai. Ayan. Tingnan niyo naman. With Sir Glenn, of course. Hi! Nag-umpisa kami ng alas 3 kasama na yung lecture at natapos kami ng pasado alas 7 na ng gabi. Next day. So, at yan po, sa ngayon, ito pa lang ang itsura ng aking bonsai. Pero after several months, pwede na pong i-apply yung art form stage niya. So, pwede nang gamitan ng aluminum wire or copper wire para makuha natin yung gustong shape na gusto mangyari natin sa ating bonsai. Pero sa ngayon, yan po muna. Kasalukuyan po ding ini-edit tong vlog na to. At sana magustuhan ninyo. So, yun po. Again, inulit ko po, yung contact details, paki-check na lang po sa baba, sa description. At nang makuha nyo yung number ni Mr. Glenn. At may tanong nyo na din kung ano yung kung kailan yung susunod na mga klase tungkol sa bonsai fundamentals. At yun po, magandang bisyo, lalo na pag-weekend, yung bonsai making. So yun, don't forget to hit the like button and subscribe. Pati na rin yung notification bell. Yep. Daghang salamat.